Welcome na naman guys. Today, pag-usapan natin kung paano gumawa ng sarili nating green screen. So, sawang-sawa ka na ba dahil kailangan mo bumili ng maraming gamit para sa iyong video production, sa pagbablog? So, hindi ka pa kumikita kay YouTube pero naparami ka na ng expenses. Ganun talaga. Dahil passion talaga natin na gumawa ng videos, hindi naman importante sa ngayon na kumita agad at ma-monetize. Pero at least is nakaka-produce tayo ng high-quality content, IIQ content. Yan. So, dahil gusto natin i-improve ang ating mga videos, so gagamit tayo ng green screen. So, nagtingin-tingin tayo kung magkano ba ang green screen sa market ngayon, sa Shopee, at medyo namahalan tayo. Yun ay kung meron ka ng mga materials na pwede mo namang gamitin sa pagbuo ng iyong sariling green screen. Pero kung wala ka pa namang tela na white, is kahit bumili ka na lang siguro ng green screen na gawa na para hindi ka na mahirapan. Yan, so ako naman, meron akong naitabi na tela para sa, gagawin ko sanang painting kaso hindi compatible dun sa hobby nung tela yung nabili ko. So gagawin ko na lang siyang green screen para ma-recycle ko pa. Since kailangan ko rin naman talaga ng green screen, so para ma-upgrade naman yung ating content. Sana magustuhan nyo ang ating mga susunod na gagawing content. So, samahan nyo ako. Gumawa tayo ng sarili nating DIY na green screen. Let's go! Yan. So, niready ko lang yung aking planggana at timba. Doon ko nilagay yung yobos. Gumamit ako ng dalawang piraso para sa ginamit kong canvas cloth. Napakulo lang ako ng tubig at saka binuhos ko dun sa diobos para matunaw siya. Mas kakapit ito sa canvas cloth kung kumukulong tubig ang gamit. Mas binabad ko na yung canvas na white. And after a few minutes, like 40 minutes ay natapos na ako. Ang output ay kulay green na canvas cloth. Para dumikit yung diobos ay nilagyan ko ng isang kutsarang asin habang nakababad pa yung aking tela. So after ilang minuto ay hinango ko na doon sa pinagbabaran na diobos. Sinampay ko to at natuyo rin naman within 24 hours. So ang kinalabasan ay medyo may pagka bluish siya na kulay na green. Pero okay na to for our testing for Adobe Premiere Pro. So I tried kung gagana ba yung ginawa kong DIY na green screen sa Adobe Premiere Pro. Kung meron kayong ibang gamit na video editing software, pwede nyo rin i-try doon. Since ito yung meron ako, ito na yung ginamit ko si Adobe. Yan. So nagkuha ako ng sample na page. Ang background ko yung green screen. So, trinay ko siyang i-edit using Lumetri color. So, nag-select ako ng mga kulay sa green screen. And kung kailangan nyo ng reference kung paano siya gawin, so punta lang kayo sa Adobe website for selecting green screen and applying Ultra Key. Yun. So for this video, punta na ako sa HSL secondary
dun sa Lumitree color tab. And then I pick the main color, green, na sa background. Then using the eyedrop tool na may plus, so add lang kayo ng colors sa green screen na hindi nyo na-select dun sa primary na eyedropper. So, kagaya ng ginawa ko dito sa Adobe Premiere. So, add lang kayo ng add ng color sa green screen manually, and then check nyo yung color/gray. Yan. So, para makita nyo kung ano yung dapat nyo i-select. Yan. So, magiging gray kasi yung kunyari kyo. Or in my case, ako. So, sinelect ko yung background. So, pag chinek ko yung color gray, makikita ko na kung ano yung napipick up na color ni color picker. Alright. Lastly, punta kayo dun sa correction tab. Pag na-add nyo na yung mga colors sa green screen, satisfied na kayo na hindi kayo na pipick up nung para sa green screen. So, punta kayo sa correction, then set nyo si shadows, si midtones, at saka si highlights. So, for the midtones and shadows, select the green color, and then with the adjustment lever, so if i-maximize nyo siya para ma-flat out yung midtones at saka shadows dun sa green screen. Ayan. Gagamitin kasi natin yung parang output niya na green na kulay later. So for the highlights, select nyo yung green tapos i-lower down nyo. And then makikita nyo naman kung habang nag-play yung video, so, mas solid green na yung inyong green screen. Then, finally, to apply the removal ng background sa green screen, or removal ng green screen, just go to effects, then select nyo yung ultra key. So, ultra key, tapos using the color picker, select nyo yung green na solid color ng green screen na in-edit nyo. Yan, as on the sample, hindi siya perfect na hindi ako na isasama dun sa hindi pag-remove ng green screen part. So, may part ako dito sa video na parang naging transparent. Yan, so I would suggest na proper lighting kung gagamit ng green screen. So I might need to buy some lighting for the green screen para ma-perfect pa yung application ng green screen on my future videos. So I hope nagustuhan nyo ang ating basic video today about green screen. So if nagustuhan nyo, just comment down below and we will get back to you as soon as we can. Have a fantastic weekdays ahead, my dudes. Bye.